Ito yung ang kondisyon ng ating unit na muling uumpisa ang pinturahan. So, washover. Pero syempre, may punit ang bumper. And then, yung kanyang plaka is narito naman. Yung kanyang logo, eto. And then, okay naman yung kanyang headlight. Walang damage. Tsaka yung kanyang harap. Ano nga rin? Windshield? Okay. So, wala siyang damage. Pero ito, syempre, kulang siya dito ng isa. Kagaya nung isa. Then, side mirror. Yung kanyang rim. Kukulayan ng itim and then aalisin na yang nasa ibabaw na ito, cover, kanyang panloob at yung kanyang touchscreen na stereo ba yan? Okay din ang kanyang windshield dito sa gilid. So medyo may kaunting damage pero kayang-kaya pa sa mapping. Ito naman is itim and then bumper itim, so wala siyang logo sa likod na iba pa kundi ito lang. Yan. At pagdating natin sa ibabaw, ito strip to metal ang bubong. Pagdating sa loob ay after nating mapinturahan lahat ng dapat pinturahan sa labas, magbibigay na lang tayo ng previs, ayusin yung mga kaunting damage na yan ng pintura. Pero ang concern talaga dito ay itong lahat ng nasa mga pinto. Ayan. So yan yung ating. So ito yung kanyang DP. Manipis. Pero pwede na. Yung kanyang under yun yung kanyang reserva. Meron. Ang kanyang gulong ay okay pa. Pero mayroong siyang bukol. Ayan. So dati na ito. Ito yung kanyang gulong. May bukol. May damage na. Palitan na yan. Sabi naman ng driver. Ayan. So itim. Yung mga dating itim ay itimin pa rin. Itong harap is puti. And then itim pa rin. Para same color pa rin. Patan natin ng anti-corrosion. So ito ay nasirinuhan, kumbaga kahapon ko ipin-repair, hindi ko naman na primeran dahil nagipit sa oras. Kinalawang na siya. So mangyayari, before tayo mag-apply ng anti-corrosion, gamitan muna natin ang kabras. So yun nga yung mga spot na yan, ayan yung mga area na malalim ang baon ng kalawang. Kaya habang nililinis kahapon, pinriority ko yan kasi mataas ang possibility na hindi ko nga mabugahan ng ganong oras sapagkat madilim na. Ngayon, lilinisin uli natin gamit ang kabras. Before ang anti-corrosion, syempre maglilihap rin after ng kambras and then anti-corrosion na, pang seremonyas, rimati na. Buti lang na imbento nitong kabras. So malaki ang kanyang papel pagdating sa trabaho na ganito. Ang kabras ay mga steel wire na pinagsama-sama upang magamit sa pag-aalis ng kalawang gamit ang power tools. Ngayon syempre, kailangan natin ng safety tools para sa ating mata. And then, hangga't maaari, pati sa kamay, goggles and then gloves, English kasi ay. So yun ang kinakailangan. Ay yung mag-grinder. So ang kasunod nito, before tayo mag-apply ng primer is magliliha muna tayo number 120. Ayan o, number 120 ang ating gagamitin. Okay, tapos na tayong magpunas. So ang kasunod na part nito is pag-a-apply na ng anti-corrosion primer sa ating lata before tayo maghanap ng ating mamasilihan dyan ng mga lubog at saka mga dense na maliliit at saka yung mga pinong butas-butas na kailangang pilapan. Anti-corrosion first. And then syempre dapat malinis ang ating surface ng lata. Natin mga lodi anti-corrosion dahan-dahan para suwabi ang lapat. Napaka-importante ng anti-corrosion primer para sa ating lata. Yan ay protection. Metal protection primer sa pag i-spot ng mga dents, kailangan tama yung ating position na gagawin. Una, sa tagilid na posisyon
Diyan natin makikita kung meron pa mga dents yan. So, mamarkahan natin. Halimbawa ay narito tayo. So, makita naman natin yan. Dito may dents. So, mamarkahan natin yan. Gamit itong number 220 na liha. Ayan. Ganyan. And then, sa ilalim, sisilip pa rin tayo. So, sa ilalim ay ganun din. Mapapansin natin na meron siyang mga alon-alon at maliliit na lubog. So, mamarkahan natin yan. Ganun ang paraan na ating gagawin kapag tayo ay mag-prepare ng washover na kailangan muna syempre yung pagmamasilya. Hahanapin natin yung mga mali. Ganun ang nagpe-prepare. Ang hinahanap mali. Kumbaga, hindi natin hinahanap ang mali para pintasan. Hinahanap natin yung mali para ayusin. Kasi merong iba humahanap ng mali para may maipintas. Tayo naman ay humahanap ng mali para merong ayusin. Para ayusin natin yung mga mali na makikita natin. So ganyan ang isang proseso na ating gagamitin. So ayan, ito, dents. Ayan. So meron siyang mga malalalim. So after natin yung mamarkahan, so meron pa rin dito. Para maiwasan natin ang pagdami ng trabaho, yung maproseso ng trabaho at mahagad sa materyales. Kasi sa unang diskarte, sa sinauna, is pinalalabo agad yan and then bubuhgahan yan ng primer. After magtapal ng mga dyaryo, magliha, and then maglinis, siyempre sinasabon yan, and then buga na ng primer. Surfacer, dahil hindi naman to strip to metal, and then first coating, saka pa lang magbabanat ng masilya. So sa atin, ang diskarte natin gagawin is makintab pa yung surface at nakikita natin yung mga damage na kailangan ayusin. So targetin na natin. And then make sure lang na matibay yung ating pintura na luma. Kumbaga, hindi siya nagbubukol-bukol, hindi nagbubutol-butol, at hindi pa bumabaklas. So applicable pa yung ganitong paraan. Pero kapag ang pintura natin ay namumutok na, nagkakaroon na ng mga lubo-lubo, mga bubbles, so hindi na effective ang ganitong paraan. Ang effective dun is grinding. So ito yung isa sa technique na pwedeng applicable pa. Kapag hindi na applicable, kailangan natin gumamit ng grinder before tayo mag-apply ng primer. At ang ating primer is anti-corrosion, and then patuyo, and then masilya sa dahan-dahan na pamamaraan. So ayan, na-target na natin. Ang kasunod naman nito is lilihain na natin yan. Okay lang kahit hindi tayo gumamit ng tubig, basta tiyakin lang natin na talagang naliha na sugatan. At tiyakin din natin na matibay yung ating papatungan ng masilya. Kumbaga, matibay pa. Pwede pa siya, acceptable pa siya sa washover. Kasi ang washover is hindi naman talaga nagtatanggal ng pintura sa agad sa lata. Washover is ipapatong lang natin yung materialis. Lilinisin lang natin yung mga ibabaw ng pintura na matibay pa. So washover. Then syempre kapag mahina na yung pintura, hindi na applicable ang washover. Ang kailangan na doon is strip to metal. Yun ang ginagamit na way sa pagpipintura ng sasakyan. So ito yung butas. Ang kailangan na lang natin gawin is i-grind natin bago tayo maglapat ng masilya, dahil yan ay may lagkit. Kapag pinatungan natin yan na hindi inalis ang lagkit, yung masilya ay bibitaw. Ang ating ginagamit na bala kapag alis ng lagkit ng masilya is, kung nagmamadali tayo, maganda ay ganito, kapal number 120. Number 120 na flat disc ay pwede natin gamitin pang alis ng lagkit ng fiber. And then kahit walang primer, pwede natin i-direct yung masilya dyan sa plastic. Basta tiyakin lang natin malinis yung ating pagkakayari. So okay na, naalis na yung lagkit sa ibabaw. So ang kailangan yan ay gagamit tayo ng kabras para madali naman natin yung lagkit na nasa mga malalalim na portion. Kasi kung gagamitan natin ng plastic, ay mahuhukay lang na mahuhukay yung fiber, mababaliwala. Ito yung aking sinasabi na kabras na maliit bala sa ating power tools na barena. And then kailangan natin ng goggles para protection sa ating mata, dahil tumatalsik yung mga metal na nagmumula dito. Steel metal, huwag ko kung ng English yan. So, ngayon ay, syempre, yung malalim na lugar na yun ay hindi natin mapuwersa gamit ang grinder. Kaya ang technique dyan, gagamitan natin siya ng kabras. Yan. Wala. Hindi natin matatanggal ang lagkit na pagmumula ng paglobo kapag hindi natin naalis yun. So magkakaroon ng lobo yan, palpak ang ating masilya dahil doon sa lagkit, hindi doon sa masilya nagmula. Hindi doon sa lagkit na nagmumula din sa ating fiber. Kailangan pag hinawakan nyo, wala ng lagkit. Yun ang effective way ng paggamit ng fiber at pagpapatong ng masilya sa fiber.
Ito yung ating nagawa na. Dito ay meron tayong butas, so na-fiber na yan. At saka dito may butas, naka-fiber na yan. So ito ay tinry natin gawa ng paraan pero bumibitaw eh. So madali na, nasa ilalim naman. So meron pa rin paraan para dyan. Pagdating naman dito is napakarami nating minasilyahan na maliliit na mga butas-butas. Ayan. So ba't ang labo? Ayan, luminaw na. Ayan, napakarami niyang tama. So okay naman na. Lahat ng kailangan habulan ay nahabulan na. So ayan. At maging dito sa likod ay okay na rin. Naka-fill up na ng masilya. And then dito sa kabilang side is okay na rin. At ang kanyang bubong is naka-primer ng ating anti-corrosion. Ayan. Ayan, naka-anti-corrosion. Kita natin ang mas mahusay. Ayan. Teka. Ayan. So naka-anti-corrosion pa lang tayo sa bubong. Baba ay pagliliha pa rin ang aking haharapin sa pagliliha ng masilya. Ito yung ating accomplishment. Wala naman ako ngayong patulong dito sa gawaan dahil hindi natin kayang pasahurin. Mataas ang gustong labor ay wala naman tayong maibabayad na mataas. Kaya ako na lang mag-isa ang gumagawa. Kawari. Ari ang ating accomplishment ngayon. So magliliha na lang yan. Then after magliha, so puro pag-a-apply na ng mga materyales ang aking isusunod. So ayan ang ating update. Update, nagliliha pa ako ngayon. Itong mukha, itong bumper, naliha ko na. Then itong buong side na ito, naliha ko na yan hanggang dito sa likod. Naliha ko na rin ito. At paano natapos natin yung unit. So before and after, ito na ang kanyang naging figura. So yan yung kanyang bag, rim, then yung kanyang bubong. Ano natin siya sa bumper is naka black. So yan, kakarwash na lang. Ayos na.